Sa nakalipas na 2 buwan ng tag-init sa estado ng California, isang kakaibang bank robbery ang pumukaw ng atensyon sa buong Amerika. Ang salarin, isang sexing babaeng hindi katangkaran, dalaga at nakabihis ng maayos at nakabibighaning damit. Nakatatlong bangko lang naman siyang na-hold up ng sunod-sunod. Ano nga ba ang nag-udyok sa tinaguriang bombshell bandit ng FBI upang mang-hold up ng bangko gamit lamang ang kapirasong papel? Suot ang kanyang wig at inayos ang suot na designer sunglasses mula sa kanyang rearview mirror. Isang maaraw na tanghali ng June 6, 2014 sa Santa Clarita Valley sa California, pinasok ni Sandeep Kaur, 24 anyos na dalaga, ang bangko. Isang maliit na papel ang iniabot niya sa teller, "TikTok, I have a bomb." Pagkabasa ay agad na kinuha nito ang pera sa kanyang kaha. Iniabot niya ito kay Sandeep Kaur at nagmamadali namang lumabas sang huli. Sakay ng kanyang kotse, huminto ito sandali at binilang ang perang nakuha. Wala pang $2,000. Nanlumo siya matapos itong bilangin. Kailangan pa niya ng higit $28,000 para makapagbayad sa kanyang utang. Paano nga ba siya napasok sa ganitong gulo? Si Sandeep Kaur ay mula sa isang Indian family at ang kanyang mga magulang ay mga relihiyoso, kaya wala sa profile nito ang maging kriminal. Bata pa lamang siya noong magpunta ng Amerika upang doon ay manirahan. Matalino siyang bata at sanay sa pangaral ng kanyang magulang, lalo ng kanyang ina. Mahigpit ito sa kanilang magkakapatid. Hindi sila pwedeng gumamit ng cellphone at hindi rin pwedeng lumabas ng bahay kung hindi rin lang sa eskwelahan pupunta. Mahigpit ring magparusa ang kanyang ina, kaya't sa kanyang pakiramdam, para na rin siyang nakakulong. Nang magkasakit ang kanyang ina at maospital, may nakilala siyang nurse na naging malaking impluwensya upang mag-take up siya ng nursing. Pinursigin niya ito, kaya naman sa murang edad ay naging ganap na siyang nurse. Hindi nagtagal ay nagtrabaho na siya at mula noon ay kumikita na siya ng $6,000 kada buwan. Bagamat may sarili ng kita, magkasama pa rin sila ng kanyang ina sa bahay, kaya't mabilis din siyang nakaipon. Ininvest niya sa stock market ang kanyang pera at nagulat siya nang hindi nagtagal ay kumita na ito ng malaki na umabot ng $200,000. Pagsapit ng kanyang ika-21st birthday, sinurpresa siya ng kanyang pinsan. Iyon ang turning point ng kanyang buhay. Lumipad sila ng Las Vegas kasama ang ilang kaibigan at isang kapatid. Kung dati mahilig lamang siya sa mga designer clothes, unti-unti ay natutunan naman niyang magkasino para siyang nakawala mula sa piitan. Inom, sugal, sigarilyo, lahat yun ginawa niya at nagpakalunod sa pakiramdam kung paano maging malaya mula sa kanyang mahigpit na magulang. Noong una ay lagi siyang maswerte at laging nananalo at nadodoble ang kanyang pera sa loob lamang ng 2 oras, kaya naman nalulung siya sa pagkakasino. Ang biyahe niya na dati isang beses lang kada 3 buwan, naging buwan-buwan na ito. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang lalaking matipuno ang katawan ang matagal na nagmamasid sa kanya. Isang gabi ay nilapitan siya nito nang mapansin nito na balisa siyang naglalaro. Tinanong siya nito kung kailangan niya ng pera. Sa madaling salita, nais siyang pautangin ito ngunit may kapalit na malaking interes. Dahil gusto niyang makabawi at hindi umuwing luhaan, kaagad siyang pumayag sa alok nito at nangakong babalik matapos lang ang 2 oras at babayaran niya ito. Ngunit sadyang malas siya ng gabing iyon, imbes na dumoble, naubos lahat ng inutang niyang $20,000. Wala siyang magawa, kaya't naisipan na lang niyang tumakas. Matagumpay naman siyang nakatakas mula sa mga lalaking pinagkautangan niya. Naisip niya, hinding-hindi na siya babalik pa ng Las Vegas. Walang kaalam-alam ang kanyang ina sa nangyayari sa kanya. Sa pagnanais na mawala ang agam-agam ng kanyang ina, bumili siya ng bahay gamit ang credit card at na-max out niya ito. Sinabi niyang cash niyang binili ang bahay upang hindi na ito magtanong pa. Nagtrabaho siya bilang nurse sa isang kulungan at sa dating ospital na pinagtatrabahuhan. Kailangan niyang kumayod para makabayad sa lahat ng bayarin. Ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang mga kalokohang ginawa niya.
Ngunit hindi nagtagal, nalaman din ito ng kanyang ina nang makita nito na simot na ang laman ng kanyang savings. Idagdag pa ang pulis na naghanap sa kanya dahil sa utang na tinakasan niya sa kasino. Nakapagpiyansa siya at nakalabas at nangako na lamang na babayaran ang lahat ng kanyang utang. Ngunit hindi pa pala iyon ang pinakamatinding mangyayari. Isang araw habang nasa grocery store siya, inakbayan siya ng isang lalaki. Natandaan niya agad ang mukha nito kaya't pilit niyang iniwas ang kanyang mukha. Ngunit binantaan siya nito na bibigyan lamang siya ng 3 araw para bayaran ang utang niya na ngayon ay nasa $30,000 na. Kung hindi niya ito maibibigay, siya na mismo ang kukunin upang magtrabaho para sa kanya o kaya naman daw ay mag-hold up siya ng bangko para makabayad. Umalis ang lalaki at naiwan siyang tulala. Saan niya kukunin ang ganoong halaga? Lalo't napakarami niyang bayarin sa bahay at sa kanyang credit card. Bigla niyang naisip ang huli nitong sinabi. Mang-hold up nga kaya ako ng bangko. One time big time, naisip niya. Desperada na siyang makabayad dahil ayaw naman niyang siya ang kunin nito. Hindi na nawala sa isip niya ang bagay na iyon. Kapit na siya sa patalim. Tila iyon na lang talaga ang makapagsasalba sa kanya. Hinanap niya ang kanyang phone at nag-search tungkol sa mga holdapan. Kung ano-ano ang nabasa niya. Ngunit sa huli, nabuo ang kanyang desisyon. Kinabukasan ng tanghali, suot ang magarang sunglasses na inayos mula sa kanyang rearview mirror. Bago bumaba ng kanyang kotse, pumasok siya sa isang bangko sa Santa Clarita Valley, California. Gamit lamang ang isang maliit na papel na may mensaheng TikTok, TikTok, I have a bomb. Nagtagumpay siya sa una niyang biktima. Ngunit hindi sapat ang halos $2,000 na nakuha niya upang bayaran ang kanyang utang. Dahil gipit na siya ay wala siyang pwedeng pagsabihan ng kanyang ginawa. Muli niyang naisip na mang-hold up. Umiba naman siya ng lugar, ngunit pareho lang ng estilo ang ginamit niya. Kailangang ma-produce na niya ang $30,000 bago pa bumalik ang lalaki. Mas ginalingan niya sa pagkakataong iyon. Naroon pa rin ang takot na baka iyon na ang kanyang katapusan, pero wala na siyang magawa. Tagumpay niyang nakuha ang pera mula sa maliit na bag na ibinigay niya sa teller. Pero nang bilangin niya ito, halos $8,000 lang ang laman nito. Kulang na kulang pa rin. Kaya't sa pangatlong pagkakataon, hindi na siya papayag na hindi niya makuha ang halagang kailangan niya. Plinano niya ito ng maigi. Pinag-aralan niya ang oras at araw kung kailan mas kaunti lang ang tao. Naghanda siya ng paper bag at inihanda ang sosyal na damit at mamahaling signature bag at shoes. Hindi mo aakalain sa liit niyang iyon at sa ganda ng kanyang porma. Panghuholda pala ng bangko ang kanyang gagawin. Nagbihis na siya at nag-drive papunta sa kanyang target. Nagkamali siya ng araw ng punta dahil matao pa ng mga oras na iyon. Ngunit naisip niyang mauubusan na siya ng panahon, kaya't sinimula na niya ang dating gawi. Lumapit siya sa teller, dala ang paper bag at iniabot ang isang maliit na papel. Hindi makapaniwala ang teller, pero wala itong nagawa nang sabihin niyang papuputukan niya ito. Mabilis itong naglagay ng pera sa paper bag. Lumabas siya kaagad, ngunit mabilis na nakatawag sa 911 ang manager. Ilang minuto lang ay may humahabol ng mga patrol car sa kanyang kotse. Gusto sana niyang huminto at sumuko, pero naiisip niya ang kanyang ina. Mabuti pang barilin na lang siya ng mga ito kaysa mahuli siya ng buhay at malagay sa kahihiyan. Inabot ng 2 oras bago siya nasukol ng mga ito. Diretso siya sa kulungan. Ang nurse na dating nag-aalaga ng mga preso sa bilangguan, ngayon ay kabilang na siya sa mga ito. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Masyado kasi siyang naging mapusok sa kanyang mga maling desisyon.